sila na specific na hero for sir, for Kelra. Now they will ban out Faramis. Ayaw talaga, mahirap talaga kasi may meron nga kanina pag Faramis yung kalaban mo, parang ang hirap ikas pag Faramis. Oh, pagka... Kasi hindi mo alam kung tapos sa may team fight. Buhay pa sila lahat. Buhay pa kayo, di ba? Tapos ang malalapan yan, usually, pag na-open ang Faramis, na-open din ang Valentina. Eh, so kung saan magkakaroon tayo ng dalawang cult altar at at walang katapusan na team fight. Para pa din, i-request kaya natin sa mga ibang teams. Wag na lang. Isa lang. Okay, isa lang po. Open po Faramis tsaka Valentina. Isa lang po yung pwedeng mag-cult altar. Pero sa ngayon, Omega, na-realize nila kung gaano naging mahirap ang Diggy game na yon dahil hindi sila makakuha ng isang magandang engage. They're gonna take that out. At sabi naman ni Blacklist International, Renzio, not today. Not today talaga. Dahil wala ka na namang Masha. Kumbaga pa parang ang playstyle kasi dito ni Renzio, parang nagiging post-fight din siya pag Masha eh. Tapos bahala na yung teammates niya na i-finish out the play. But yes, this is a good move for Omega. Nabagit natin kanina kung ano yung kailangan nilang adjustments. Ayaw nila ngayon at ng specific hero na pag pinick mo agad, automatic parang mapipigilan na agad lahat ng possible nyong play. So, a nice ban for them. And eto na naman, yun nakikita natin na binaban yung mga heroes ni The Queen. This is going to be the Matilda. So, most probably, they will opt for tanky heroes na for Miko. Kasi more on post-force na or post-4 na pwedeng going post-5. Support heroes na pwedeng going post-5. Ito na yung mga sinisecure ng Omega. No? Looking at it, definitely lahat yan, possible heroes ni Venus. You have the Diggy, the Mathilda, and even the Faramis na usually nga. And as a post-war nga, mid lane nga, or sa roam din. And yun yung kagandahan sa blacklist eh, yung Haji and Oh My Venus na swap. Switcheroo. Yung switcheroo nila ng mga roles na minsan nagro-roam yung isa, minsan naman yung isa yung magbi-mid lane. But now, Valentina. First pick, Valentina. Wala naman yung altar ng Faramis. So, kalmado pa tayo. Kalmado pa rin. Hirap talaga ikas. Mayroon mag-gas pag may cult altar. Pero walang Faramis this game. And it's going to be the Valentina bilang first pick ng Omega. Napakagandang pick na to on the blue side dahil hindi pa to sigurado kung saan mapupunta. Pwedeng position 4 at pwede mo rin ilagay sa XP lane at jungle. Kumbaga parang ang mangyayari dito, napakagandang point nun. So, even on that, malaking consideration din for the side of Blacklist International kasi kukuha sila ng mga heroes. Pero ito na, napapauwi si Santi. Nakita na natin na the hero of Oheb with this Beatrix. So, nice trade. So, ibig sabihin, mas confident sila. Pwede sila mag-sniperan. Pwede sila mag-sniperan. At ganun din. Ganun din ka-confident yung Santi. Santi naman, gusto mong ipag-gold lane yung Valentina para mag-sniperan sila. Para mag-sniperan diba? Ikaw na nag-de-design kung saan mag-lane. Ikaw na kung saan ilalagay yung Valentina. Kulit mo rin eh. Pumunta ka doon, palitan mo si Kofi. Hindi papayag barangay. 1-1 gold lane. Yung hiling ni Santi na magkaroon ng sniperan via Valentina still ay hindi magaganap dahil 1-1 ang choice para kay Kelra. Parang interesting dito, usually kapag meron kang Valentina, ang mga ibibigay mo talaga na hero sa kabila is yung mga skills na gusto mong gayahin. So usually, ang mga iyan, kagaya niyan, Akai. Pero for Coach Pacbet, ang naging decision niya is kuhanin yung Valentina, kuhanin din yung Akai. So possible dito for Omega, ang paglalagyan nila nung kanilang Valentina is for KelVJ. Kasi pwede pang kumuha dito ng sustain hero si Renzio. Now, Savior, ang kukuhanin ng Blacklist International, it's all about the pokes, lalong-lalo na sa late game. So, aabangan na naman natin yan. More late game-centric din dito. Yung ating 1-1, but for Beatrix, ito yung klase ng marksman na magtago ka lang sa bush, instant kill, possible na angat agad in terms of the early game. So, very crucial dito magiging support system na ibibigay ni Miko sa lane ni Kelra. Yeah, ito yung mga tipo ng marksman na mala-assassin na ang galawan kapag naka-shotgun. Pero ito na nga, nabanggit mo, Chantel, it's the Savior and the Beatrix on the side of Blacklist International. Ibig sabihin, meron na naman tayo mga sniper na nagpagkalayo-layo talaga, not just from one, but two members of Blacklist International. And as a response from Omega, tatanggalin nila ang isa sa mga pinakasikat na complimentary heroes sa ganitong lineup, Natalia. Yung pag kinalabit ka, may laser na kasama. Oo, may kasama ng follow-up kasi babawasan lang eh. And pwedeng kabaliktaran rin yung mangyari. Unang babawas yung dawning light, finisher naman yung Natalia. So ayaw na yon ng Omega na mangyari.
for the bans, nakikita natin, ang tina-target na ng Blacklist would be the Roamer. Si Miko ang inuubusan nila ng heroes dito. While for the side of Omega, nakikita natin, parang hindi na nila tina-target. Let's see kung tatargeted pala another Venus hero doon sa bandang huli. Kasi ang dami pang open eh. Wala pa akong Venus hero na nakikita since malamang sa malamang yung savior, si Haji yata ang gagamit. Yeah, and a respect ban here coming in from Blacklist International, tatanggalin nila ang Ling ni Ryzen. O, tinanggal din naman ngayon ng Omega naman, ang hero. Narinig natin yung I will protect you. So wala dito yung paano? I will protect you. Wow. Tinanggal kayo guys. Parang pinagplanuhan nyo yun kanina. Oh, hindi. Hindi namin pinagplanuhan yun. Ngayon lang yun. Oh, tuloy mo na yung analysis mo. Hindi, kasi parang ganito din yung story. Ganito din. Kung panonorin nyo yung laban ng Blacklist International yesterday against Next Play Evos, ito yung halos lineup nila with the Lolita, Savior, and even the Beatrix. Ito yung klase nila ng lineup na yung movement ni OMB is nandun sa may buff lagi ng jungler ng kalaban nila. So nice ban for Omega. Ngayon Omega, kulang naman sila nung pwede nang pan-sustain na hero, but Benedetta, ang bilis mag-clear ng minion wave, and Edward specialty 2 eh. Oo, Edward. Ito, tapos Thams ang jungler. Thams ata ang jungler. Dahil alam na naman, pag naglaki ng Bene, ang Blacklist International, imposibleng hindi kay Edward yan. Season 7 MVP, Benedetta yan. Benedetta, nung nakita ni Umi yung Benedetta, natuwa agad siya eh. Balita ko, main hero mo yan eh. Most played yan, man eh. Nung season 7 kasi sabi ko, wow, napakalakas. Pero ano nga bang itatapat ng Omega sa Benedetta ni Edward? Mukhang Esmeralda ang kanilang kukunin. Ito ah, take note, naban ang Selena last game against Omega. At ngayon naman, makukuha to ng barangay. Really curious kung sino ang gagamit nito. Would this be a hero for Miko? O kaya naman kay Kiel VJ. Kasi either doon sa Valentina and Selena, pwede mong ilagay sa roam. Pwede mo rin ilagay sa mid lane. And meron silang sustain dito na ibibigay ng isang Esmeralda plus the Akai. Feeling ko for Omega, Ryzen, Akai, jungler, si Kiel VJ ang gagamit ng Valentina. Post 5, Selena. Gold lane yung 1-1, tas XP lane, Esmeralda. Makes sense. Kumbaga, kailangan nila dito ng kompleto eh. Pag nasobrahan naman kasi... Oh! Uy! Pero merong Valentina. Naku! Labanan to ng... Heal. Ng heal. Double Ube. Double Ube. Double Ube. Ube versus Ube. Ube sa Ube. Ubebe. Ubebe. Hindi mo na mauulit yan, Chantel. Ube laban sa Ube. Dalawang Blessing of the Moon Goddess ang ating makikita dito. Ube laban sa Ube Halaya. Ano yun? Ay, nako. Ikaw, last mo na. Last mo na. Hindi, last na rin yun sa'yo. Ikaw, ano? Wala, ayoko magpasok ng aking entry dyan. Dahil malapit na magsimula ang ating crucial game number 2 of our star matchup of week 1. Once again, this is Blacklist International versus Smart Omega. Crowd, magingay na kayo! Blacklist Agents, Barangay, isigaw nyo na ang inyong suporta dahil napaka-crucial na laro na to. Ito na ang pinaka-antay ng ating mga teams, Blacklist International match point. Isang win na lang ang kailangan nila upang i-take itong series with a clean sweep. Habang yung Omega naman, kailangan ipanalo tong laban na to para ma-force yung game number 3. Wow, here comes the Land of Dawn, game number 2. Beatrix sa kamay ni Oheb, 1-1 naman sa kamay ni Kelra. Ang labanan ng Filipino Savage at Filipino Sniper. Interesting ang laning agad ng ating dalawang teams for Omega. Alam nila na mas angat yung Beatrix against the 1-1 early part of the game. So nandun agad ang kanilang post 5. Now for Omega, this is going to be Ryzen naman. So kanina si Wise ang may gamit na Akai. This time around, it's going to be Ryzen. But the hero here of Wise is the Thams. So parang direct counter sulit, di ba? Kasi more sustain yung gusto mo. And ganun agad yung kontrahan at napakainit agad ng positioning na ating mga teams onto the bottom lane. Oy. Si Miku, hindi niya alam na nandyan pala. Oheb! Oh, may Venus with a save. A flicker out para kay Oheb. Alam ni Venus na posible ngang may early na kasama itong si Kelra. Naho, parang nga na dito ng side ng Omega. Hindi nila pwedeng basta-basta i-reveal kung saan na kanilang rotation because earlier, Blacklist International was able to adjust doon sa pag-concentrate nila sa may XP lane. So Blacklist International, medyo makakita tayo agad ng
mabilis na pag-uube. Oh, ito na ang focus sa gold lane na inaabangan natin kanina pa. Kung kanina puro XP lane ang labanan, mukha namang gold lane ang labanan ngayon in game number 2. Dalawang massive carry sa kamay ng isang Beatrix at isang 1-1. Sino nga bang ang pwede nating i-expect na lamang during the early to mid game? Pwedeng mang-poke kasi talaga yung isang Beatrix eh. Pero ang ginagawa nga ng Omega dito to fill him in, eh andyan si Miko na nag-a-assist, umaalalay sa Abyssal Arrows, and enough na yung threat na yon na umiwas-iwas ni Ohip. Kaya nga naman tatama dito yung arrow, pwede nilang bigyan si Haji, kaso may tally na naman coming in from Oh My V. Hindi nila matitakedown si Haji, pero ngayon si Wise ay naispatan din. Ang ganda ng pagkakalatag dito ng Abyssal Trap ni Miko upang makita yung posisyon ni Wise. Masesecure ng Omeka ang first turtle of the game dahil na rin sa pressure na nakuha ni KLDJ ang ultimate ni Momshoes. At mukhang si Wise naman ang una nilang target for this game. Orange buff, mananabo nga ba? KLDJ with the blessing of the Moon Goddess, tinakaw niya mula doon sa side ng Blacklist. And ito yung kagandahan, if ever man na tuloy-tuloy niya makuha yung Blessing of the Moon Goddess, mahaba yung mga teamfights eh. O, kumbaga parang nangyayari ngayon sa dalawang teams natin, ang perfect na pwedeng pang-describe is controlled aggression. Mm-hmm. For Omega, nandun din sila sa malalim or tinride din nila na mag-contest against the orange buff of Blacklist International is because of the IMU on the ultimate for the Estes. Mm-hmm. Na Omega, alam nila na kailangan na nilang umalis, madali lang sa kanila. So, Blacklist International, same story, investment on Oheb's lane. So, alam nila na yung pressure dito or dun din nagro-rotate si Miko. So, kailangan din nilang bantayan. And somehow, yung game natin ngayon is slow on pacing, not as the same as game number one. Napakahirap talaga ng lane dito ni Edward. Alam naman natin na Esmeralda ay isa sa mga pinakamalakas na XP laners na nakikita natin na nagka-cut na rin ng lane si Renzo. Pero meron din namang pantapat na roaming capability ang isang Benedetta. Tingnan lang natin kung makaalis pa siya ng lane dahil mukhang may iikot na Akai malapit sa XP. Oo, nakaramdam din ata, mapipilitan dito si Edward na umuwi since hindi niya naman rin kailangan, kaka-clear niya lang nung minions na kailangan niya dito mula sa kanilang side. Well, the traps, unlimited na nilalagay ni Miko dito sa gold lane, hindi niya hinahayaan na may mag-assist kay Oheb. Talagang siya yung umaalala kay Kielra. Oh, but interesting actually for Blacklist International, kanina pa yung pressure sa may gold lane, pero in terms of the outer turret energy shields, mas may nakukuha si Oheb. So mas nagiging effective kasi yung range ng Beatrix, pwede siya mag-poke. Yung mga sinasabi mong poke kanina for the Beatrix, oh, parin nga lang. It's a 2v3! Ito na agawan ang mangyayari, pero si Edward ata mukhang mapipilit ang umatras, matay heal! Coming in from the queen! May Electo final blowout, mukhang makakatakas siya. Aso nga si Regio ay ahabol pa. Pero dito naman sa mabandang turtle pit, iaabutan si Ryzen. Mapapatumba siya si KLDJ dito, ang tatao sa gitna. Tatama yung arrow mula kay Miko. At mukhang may kalmot pa. Wise mapapatumba, but Blacklist ngayon, magsisitakbuhan na Omega dito ang kukuha ng kalamangan since sila yung nakahuling kuha doon sa mismong jungler, and they will have the advantage on this turtle take. Isa para sa isa, buhay si Ryzen para sa side ng Omega. Dahil dyan, masisimulan na nila ang second turtle of the game. Maganda ang kanilang objective control 5 minutes in, and Omega, they are playing to their composition in this game number 2. Fair trade for the side of Omega and Blacklist International. Namatay si Wise, namatay din si Ryzen, but at the same time, Omega, that is the turtle. Pero yung trade naman ng Blacklist International, nakakaangat nga si Oheb in terms of laning. Halos kalahat, more than half na naging damage dito ng Blacklist International sa may tore na yan. But look at the aggression of Kelra and even the other players of Blacklist International. Parang nakakakaba kapag may nakikita ka malapit sa may specific na lane. Yung mga positioning talaga ni Kenra kahapon pa eh, no? Yung mga tipo na lalaban sa lima kahit mag-isa. Pero ito na nga, pumapesa sa harapan ni Ohe. Pero nandyan naman si Oh My Venus para protektahan siya! Tingnan natin kung makakalipad nga ba siya dito. Grabe yung damage dito ni Kenra. Pero nga lang si Ohe, naka-shotgun. Pwede niyang bigyan. Pwede nga muna si Oh My Venus. But there goes the ray gun coming in from Haji. Magkakasama na dito ang barangay Omega. May meron din siyang Blessing of the Moon Goddess. So pwede niya itong gamitin upang isa yung mga kanyang kampi, at ginamit na nga dito ni KLDJ
to save Ryzen, pero hindi magpapatinag ang Blacklist International. Si OM dito magki-clear lang ng minions, pero susunod na si Wise. Hindi pwedeng kayo-kayo lang dyan. Ang daming nangyari, pero walang namatay. Respeto para sa respeto, Omega and Blacklist. Alam nila kung kailan kailangan pumasok at kailangan umalis. Blacklist and Omega, serye, ang makabagong El Clasico. Ilang beses na kasing nangyari to. Kakaibang paglalabanan in terms of control. Again, KelVJ, it is a story ng Ultimates dito ni KelVJ and even Oh My Venus. Yung sustain, kaya walang nangyayari in teamfight is because of that Ultimate. Right now, Blacklist International, just look at the gold. Napakapantay, hindi magmamata yung gantong kalakihan na gold. So, ang pinakakailangan na lang mangyari is kung sino una makakakuha at makakadestroy ng Tore. So, bottom lane, Oheb's lane ay isang pitik na lang against the turret here of Kelra. So, Omega, they have to focus more on taking the turtle objectives para somehow makahabol. Pero uy, nakita nyo yung dalawang dominance eyes both for Ryzen and even for Recho. Ayaw nila na ng sustain, 7 minutes pa lang. Nirush agad nila yung items, no, para manalo sila. Mas malaki yung fighting chance nila doon sa mga team fights. But now, another turtle dance. Ryzen ngayon ang mag-pull. Oh, Daru will connect! Delikado to! Merong hilata si Venus, pero papasukin lang. Oh, my Venus with a heal blessing of the Moon Goddess. It's not enough to save Oheb. And si Kelra dito, kukuha na ng mga marka. Maaaring kaliparan. Meron siya paglipad. Kelra with a crossbow of tang. Going into Oh My Venus, transitioning it into Wise. Ngayon naman yung Omega na pa rin ang makakakuha ng kalamangan kasi nga sila ang unang naka-pick off doon sa main damage dealer na inaasahan ng Blacklist. Nagpakita din ng sniping skill si Miko with a crucial abyssal arrow landing on Oheb. At dahil dyan, makakakuha ng isang tore ang Omega at possibly nakuha din pala nila ang last turtle of the game. Omega is now ready for blood as KelVJ will kill Haji. Ngayon, for the side of Omega, kukuha sila ng mga objectives, pero Blacklist International, again, this is the same story ng game number one. Possible, makakita na naman tayo ng panggulat na play as Edward isn't really part of the teamfight. 0-0-0 KDA. Mamaya pag sumama siya, may additional backup and damage for the side of Blacklist International. Itemization-wise, gaya ng binanggit natin, dalawa ang, actually tatlo, ang may dominance eyes for the side of Omega. KelVJ, Ryzen, and Rensho. Para sa side naman na ng Blacklist International, meron ding nagbuo ng dominance eyes. Mm-hmm. So kailangan nila ditong pagalingan na lang in terms of the timings kung kailan na ibibitaw yung skills. Edward magdedepensa laban sa tatlo dito sa bottom lane ng Blacklist International. Dalawa ang target dito ni Miko. It's either Oh My Venus o si Oheb. Pwede naman si Adi, pero si Kelra 4v1! Di ata siya makakalipad at mukhang aabutan pa. That is a kill for Blacklist. Hindi na umabot yung huling marka at kaya naman hindi nakalipad itong si Kelra. Pero mukhang gustong gumante ng Omega dito. Si Ryzen mahuhuli, si Haji iipitin niya. At ito na si KelVJ with damage. Meron siyang bawi dito at mukhang may sustain din na pang follow up. And that is a trade. Mapapatumban lang dito si Haji. Kaso nga lang si Oh My Venus mag-isa lang. Wala siyang kasama. Hindi enough yung heal. At mapapatumba siya ng Renjo Miko combination. Omega was able to disrupt the formation of Blacklist International during that moment. It was a forced kill actually para kay Ryzen, but because of that, naiwan dun sa may pa-back up na positioning yung Estes. Alam nila na mapipilitan si Oh My Venus na pumunta dun sa may top lane, kaya ang naging decision nila was to have someone na sumalubong dun sa The Queen and Omega right now. They will try to secure this Lord. At mukhang masesecure nga nila ang Lord. Matatamaan din Abyssal Arrow si Wise, pero sabi ni Oheb, hindi kayo makakadaan. Baya Nibiru's Passion. Ito na nga ang kalamangan ng Omega. Sila na naman ang magse-set ng tempo. Kailangan dito ng Blacklist na talaga maging patient sa game na to. Katulad ng ginawa nila sa game 1, if ever na gusto nilang bumawi. Since hindi naman ganun kalayo yung gold lead na meron ng Omega. Pero in this moment, dito sa game na to, maaaring hindi na ulitin ng Omega yung pagkakamali nila nung nangyari kanina sa game 1. Well, para hindi naman ulit yan, they really have to focus on their side lanes rather to go for the team fights kasi ngayon, nare-restrict ang movement ng Blacklist International. For Edward, he is forced to clear the minion wave specifically dun sa may lane
kung saan po pwesto si Rencho. So this is a nice adjustment for both of our teams. Ang bilis lang ng pagkakadepensa ng Blacklist International doon sa may Lord. And nice flow of minion wave naman for Omega as the turret on the top lane is destroyed. Grabe ang wave clear na pinapakita ng Blacklist International dito. At tatama ang Abyss sa laro pero mukhang hindi mag-e-engage ang Omega. Pero grabe no, si Miko mukhang nag-init from game 1 to game 2. Nagpapainit na nga si Miko dito sa kanyang Selena. Mukhang isa to sa mga rason kung bakit binanto sa game number 1. Mukhang kilalang kilala to si Miko at mukhang threat talaga yung Selena niya dito sa game na to. Kasi kanina pa, yung mga crucial pick-off dahil sa arrow niya eh. Oh, kumbaga yung mga arrows din dito ni Miko actually. Napansin din natin na it is a Selena na hindi lang basta-basta nagabibitaw ng mga arrows niya. So inaantay niya talaga na meron munang sumilip doon sa possible na dadaanan ng arrows. Now look at the total gold. Actually, itong mga klase ng gold na to, it wouldn't really matter na knowing na yung dalawang teams natin is heavily relying kung sino ang mas may maganda na positioning for every team fight. At kailangan ding makakuha ng map pressure ng Blacklist International dito via pushing. Pero napakaganda ng rotations ng Omega at nauunahan pa nila sa pagkuha ng mga first tier turrets ang Blacklist International. Right now, ano bang kailangan gawin ng Blacklist? Well, for Blacklist International, it's the same story. Kailangan nilang, nilang i-hold yung mga position and kailangan nilang bantayan dito is yung mga pokes ni Haji. As much as possible, kailangan mo siya maging effective continuously kasi sa mga masisikip na areas, yun yung mga kailangan mo, lalo na pagdating sa late game. Yung mga late game kasi natin na team fights, talagang magkatapat lang ng bushes. So kapag ka tumama yung mga pokes niya na ganon, it is the time for Blacklist International to go and engage against Omega. Pero yung Omega kasi alam nila na ganon, kaya ang ginagawa nila is lagi may nakahiwalay. Lagi nakahiwalay dito si Rencho. A 5K gold lead on the side of Smart Omega at kontrolado nila ang 80% na ng mapa. Delikado to dahil lalabas na nga ang sunod na Lord and this is a luminous Lord kung saan pwede silang makuha ng napakalaking boost para matapos na nila at mapadala to ng game 3. Yung hampas talaga ng Lord dito ang pinaka-importante. Hindi naman imposibleng ma-steal to ng Blacklist since adyan si Hati. Posible yung kanyang dawning light skill if ever man na hindi ito i-delay pero mukhang masyadong naging advance ang pag mahirap din naman talaga timingan yun eh. Wala ka namang vision kung gaano kadami yung HP natitira. So parang hunch mo na lang or talagang i-estimate mo kung gaano katagal yung pag-stay nila dun sa Lord Pit. At saka hindi din talaga advisable knowing na yung Lord dito ay madali namang depensahan para sa kanila kasi continuous naman meron pa silang pwedeng gamitin na Nibiru's Passion with the Beatrix. So very crucial if ever na mag-go sila for a specific hero para sumilip at magbigay ng vision doon sa may Lord. But yeah, Smart Omega securing that Lord. Napakaganda din kasi ng depensa ng Blacklist International. They have the Nibiru's Passion, as you said, Chantel. At meron din silang mga laser ni Haji at Alecto Final Blow mula kay Edward. Sisiw lang depensahan ng Lord, pero hindi sisiw talunin ng Omega in a teamfight that might happen right now. Look at the damage! Grabe na yung dawning light. Nakakaramdam na si Kelra na medyo delikado talaga if ever man na lagi siyang tamaan nito. And may follow-up. Don't forget the follow-up of Oheb. Pwede niyang follow-upan ng ano eh, ng sniper shot eh. Yun nga yung kagandahan sa range nitong mga heroes nila. Pero let's see, the arrow will connect from Miko. Delikado to. Isang magandang push mula sa Omega. Pwede nilang tapusin to. Ryzen going in. Ultimate from Oh My Venus. Already burn. Hindi tatama ang Abyss sa laro. At ilipat nila dito sa mid lane. Mukhang kailangan talaga nila itong depensahan pa. Mabubutas ang inhibitor turret sa may badang itaas. Pero hindi pa rin tapos. Uy. Ang Omega. Papasok pa ata si Kera. May Wind of Danger siya. Pero andun din naman ang sagot ni Oheb. Ma-outplay siya nito dahil nga meron pang healing kami from Oh My Venus. But Kera will stay alive because of KLVJ. Andito na yung double take connection. Pero andito na naman yung bawi ng Blacklist. Papalad pa sila. Si KLVJ with a double kill. Papasok sa gitna. Si Edward mapapatakbo na. And ito ang lakas ng Omega. Dalawa para sa isa, si Ryzen lamang ang nagbayad at pwede pa ring i-continue ng Omega ang pag-push sa baba, pag-push sa gitna. Abyssal Arrow hindi tatama pero pumasok dito si Rienzo. Si Oh My Venus ang target nila ngayon, ang Reyna ay hindi nag-iisa dahil nandiyan pa naman si Wise at si Edward. Napaganda ng position ngayon ng Omega, continue sa kanilang pressure na ibinibigay against Blacklist International. Even on that last team fight, pinilit talaga ni Ryzen na pumasok para ma-force na para magbigay ng vision
naman. Pero nandun yung ultimate, wow. Labanan na naman ng ultimate. And think of, we have to commend Kev VJ on that last team fight kung kailan nakakuha ng dalawang players ang kanyang team. Dahil kamuntikan na si Kera at that moment, pero naibitaw niya ang kanyang ultimate. Now, Blacklist International, specifically Oh My Venus, is forced to build the Winter Truncheon. So we have 20 seconds para makita at pwedeng kuhanin ng ating mga players, sa ating mga teams yung panibagong Lord. Itemization-wise, Burst Pure for Miko. Now, Kelra, more on Magic Defense with this Athena Shield. Blacklist International, I believe hindi na sila mag-position dito for the contest dahil meron naman more on long range, mabilis na talaga at mas gusto nila na mas malapit sa kanila yung mga kalaban nila. Pero delikado din kung hindi nila lalabanan ng Lord na to dahil nakita natin kung ano ang kayang gawin ng Barangay Omega with a Luminous Lord. At ngayon na kinukuha na nila ang 16-minute Lord, this could be a massive push coming in from the Barangay. Mid lane at bot lane na lamang natitirang inhibitor turrets ng Blacklist International. They do have the wave clear from three specific heroes on their side. Pero ang tanong, enough ba yon for another Lord defense? Kailangan na kailangan ditong walang ma-pick off mula sa side ng Blacklist. Maganda ang clear wave na meron sila. You can see here, Edward. May Electrofire Blow. Andyan yung Beatrix. May Savior din sila. So in terms of clear wave, nandyan. Pero ang kalaban kasi talaga nila dito would be the healing na nakukuha ni KLVJ. Yung extended team fights, mas nalalaro ng Omega eh. Kasi marami silang possibility na kunin na ultimate gamit yung IMU. Possible for Blacklist International for them to be able to defend successfully itong paparating na Lord is huwag sila mag-react sa pagpasok ni Ryzen. Not totally na, hindi na nadere-repine sa kanya sarili nila. React in a way kung kailan mas magiging maganda yung trade against them. Kasi kanina, when they reacted against Ryzen, ang naging nga kapalit noon was Haji and even Ohev. So, for the side of Omega, good laning control. Pero mabilis na clear na minion wave. Although, masakit na yung damage dito ng kanilang minions. So, Blacklist International, they are still holding. But I'm looking forward for the pokes from Haji. Lord marching down topside. Inhibitor turrets sa mid lane at bot lane. Pwede pang kunin ng Smart Omega. Pero papasok na si Renzo. May healing naman gagaling dito kay Oh My Venus. At mukhang babag sa tanga ang Lord at ang mid lane inhibitor turret. Si Wise buhay pa. Kaso nga lang tatamaan ng pana sa gitna. Haji, pwede siya hibitin. Kaso nga lang may Winter Truncheon play. Isasave pa siya ni Venus. But a falling storm will connect coming in from Renzo. Pero baka kaya muna sila. Ang ganda ng pagbitaw dito ni OM ng kanyang mga bala. At tuloy pa rin ang heal mula kay The Queen. And that is a kill for Edward. Magsisitakbuha na. Sigal na nakabulit pa. Hindi na siya makakalipad pa. Naputulan ang pagpakin at double kill for Ohib. And Miko is the only man alive from Barangay Omega. From Blacklist ngayon, e magmamarcha na. Nagmamadali na sila tapusin to. From the Filipino sniper to the Filipino shotgun, pinakita sa Savage na kaya din niyang ilabas from 0-3 to 3-3-3. At mukhang itong 9-7 na kill score na to ay gusto na nga nilang tapusin, Santi. Ito na nga ang inaabangan, Miko, for the defense. May arrow, kaso may heal lang din. Maabot pa nga ba ang mga miyembro ng Omega? Yeah! Pero mukhang hindi na! Blacklist International Agents ang mag-iingay! Akala natin, aabot ng Game 3. But once again, from another great counterplay, from another great defense, tinanong natin kanina, Chantel, Santi, kung kakayanin ba ng wave clear, depensahan ang final Lord push na yon. At ang sagot nila, oo, kukunin pa namin yung laro. Never doubt the control of the Queen, Blacklist International. We waited, or actually they waited for that continuous poke from Haji. At nakita natin yung kanina, nahirapan ang Smart Omega to continuously move against the other team and Blacklist International. Kailangan lang nila yung ganong klase na flavor. At pinakita nila yon during that last team fight. And it was a stretch that not everyone expected because all